Sa video ito ay gagawa tayo ng battery bank gamit itong 32650 na lithium iron phosphate cylindrical cell. Ang bawat isa nito ay may rated capacity na 3.2 volt and 6 ampere hour. Ang battery bank na gagawin natin ay tinatawag na 8S12P. Bali, 8 cells na kasiris siya para sa 24 volt na total, at 12 cells na nakaparallel naman para ma-achieve yung 72 ampere hour na current capacity. Ito ang diagram na susundan natin sa ating pagbuo ng baterya. Narito ang mga materials na gagamitin natin upang mabuo ang ating project na battery bank. Available lahat ng ito sa mga online store. Mayroon ako rito na 100 cells 32650. Tara, simulan na natin ang paggawa. Ayan, nailagay ko na ang mga cells sa cell holders. Bali, madali lang paglagay. Unang column, ginawa ko puro negative. Sinundan ng positive, plus negative uli. Positive. So, sunod-sunod ang alternate. Ngayon, ay ilagay natin ang holders sa ibabaw para secure ng ating mga cells. Ngayon, ay ready na tayong ikabit ang tabing wires para ma-establish natin yung series at parallel connections ng bawat baterya. Medyo masikip ang pagsuot ng tabing wire dahil yung distance between holes sakto lang sa dalawang baterya. So, mas prepared or recommended na gumamit tayo ng gloves para hindi gano'ng masakit sa kamay. Dinoble natin yung tabing wire sa ating main negative at main positive dahil malakas ang kuryente yung lalabas dito para sa safety ng ating battery. Ayan, natapos na rin natin kabitan ng tabing wires. At kung nakikita ninyo sa screen, nalagyan ko na rin siya ng nuts ang bawat screw ng battery para hindi matanggal. Ngayon, balik na rin natin para kabitan natin ng tabing wire yung opposite side. Sa pagkabit ng tabing wires dito sa bottom side, kailangan maging maingat tayo at siguraduhin tama ang paglagay ng tabing wire dahil posibleng mag-short circuit ito kapag nagkamali tayo ng pagkabit. So, base sa diagram na pinakita natin kanina, lalagyan natin ng tabing wires in two pairs bawat isa simula sa pinakagilid papunta rin sa kabilang side. Ngayon naman ay ititest natin ang voltage ng ating battery pack kung tama ang pagka-setup. Dapat ay nasa 24 volt something to. 27.54, so tama ang ating setup ng battery. Ang next step ay pagkabit ng ating BMS. Bali, meron ako rito ang BMS na DALI 100 ampere. Ang function nito ay para protection sa ating battery pack para hindi siya ma-overcharge at ma-over-discharge. Meron din siyang passive balancer para i-balance lahat ng voltage ng mga cells. Sa paglagay ng BMS, ang unang ikakabit ay ang balancing wire na tinatawag. Ito yung merong black wire tapos the rest red wires. Yung black wire, siya yung ikakabit natin sa main negative. Tapos yung kasunod na red, yun ang ikakabit natin sa positive side ng main negative. Tapos yung second red wire, siya yung ikakabit sa second positive cell na katabi ng main negative.
tapos yung third wire, yun yung sa third positive, and so on. Bago natin tuluyang ikabit yung BMS, ay babalutin muna natin itong battery pack natin para iwas aksidente, dahil kapag nabaksakan ng bakal o any conductive materials yung ibabaw ng ating battery pack, pag nagdikit yung mga wires, possible na mag short circuit. So meron ako rito ngayong Kapton tape. Hindi siya malapad eh. Mas ideal kung malapad siya. Pero pwede na rin to. Ito ang gagamitin ko para balutin yung katawan ng battery pack para hindi siya mag short circuit. I-check natin ang voltage ng balancing wire kung tama ang pagkakakabit natin. Ikakabit na natin yung actual na BMS. Bali, naisipan ko na magdagdag ng additional row sa cell holder para magkaroon ng gap o space between sa actual battery saka yung BMS. Kasi yung mag-init man ng BMS, hindi ganong malapit sa battery. Saka yung balancing wires natin ngayon, medyo messy siya. So, isa rin yan sa ayusin natin para pag nakakabit na yung BMS, medyo gaganda yung tsura ng ating battery pack. Bali, ang gagamitin ng pang-connect sa BMS, isisip tie ko na lang siya dahil wala akong space o lugar na pwede ko pang i-screw yung BMS mismo. So, zip tie lang ang gagamitin ko, pati rin sa pag-aayos ng mga cable. Yung wire na blue, kakabit yan sa main negative ng battery. Tapos yung black wire ng BMS, yun ang pinakamagiging negative connector ng ating battery bank. Nakabit na rin natin ang BMS sa ating battery pack at nalagyan na rin natin ng zip tie ang mga balancing wires, so medyo maayos-ayos na ang itsura, hindi na nakahambalang. Yung cells na naka-expose pa, lalagyan ko rin yan ng Kapton tape, pero hindi na siguro masasama sa video dahil later ko na siya lalagyan pagtapos matest itong battery pack. I-compare natin ang battery voltage using tester sa direct connection sa battery negative at positive side against dun sa BMS. Kapag ang reading ay parehas, activated na ang BMS. Pero kapag mababa ang reading ng BMS, ibig sabihin tulog pa ang BMS, kailangan pa natin i-activate. So sa case na to, 26.79 yung reading ng battery bank pag direct connection, pero kapag dinaan ko sa BMS, 22.69, so mababa, tulog ang BMS. Ito, ikinabit ko na ang ating newly set up battery pack sa aking One Solar 24 volt inverter. Maldi, ano to, off-grid inverter to, so pwede akong magsaksak ng load directly sa inverter. So, ayun, sa aking testing, nakikita nyo yung kulay orange na box, power meter yan ng DC, para makita ko lang kung ilan yung consumong watts ng ating load. So currently tinetest ko siya gamit ang air purifier namin, so kumakain siya ng 51 watts, so working ang ating battery pack. So pwede ding gumamit din dito ng electric fan, TV, computer, so good to go na tong ating backup power pa in case mag brown out. May magagamit na ako. Sa pag-activate ng BMS, ang ginawa ko rito ay unang-una, kinabit ko muna yung battery pack sa inverter na available, yung One Solar na 24 volt na merong built-in AC charging. So sinet ko yung
inverter sa line priority para mag-charge siya pag kinabit ko yung battery. Tapos makabit yung battery sa inverter, kailangan i-short yung B negative ng BMS doon sa P negative ng BMS. So nakikita nyo yung kulay blue tsaka yung black na wire ng BMS, kailangan natin ipagdikitin para magising yung BMS, madetect ng inverter yung correct voltage ng battery. So sinunod ko lang actually yung video na sa YouTube kung paano ginawa to. So iano ko yung link dun sa description. Tapos may iba-ibang method ng pag-activate ng BMS, so depende kung anong magiging applicable sa inyo. So sa akin ito nag-work. So yun lang, bali natapos ang ating project, fulfilling naman siya at marami akong natutunan. First time ko ring mag-assemble. So may magagamit na kami as backup dahil uso ngayon ng work from home at saka online classes. So in case mag-brown out, meron na kaming backup solar battery. Thank you for watching.